to ako dito as in gusto ko to, ang ganda niya, hindi mo na kailangan mag-foundation, gamitin mo siya ng siya lang mismo sa skin mo and patungan mo lang siya ng powder. Ayan, okay na, di ba maganda na? Parang ka na din nag-foundation pero hindi ka gumamit ng foundation sa face mo. Fighter. Ito naman is Amazonian. O, pareha silang palaban, di ba? Fighter tsaka Amazonian. So, swatch natin sila. Hello guys! Welcome back to my channel! So, meron tayong bagong video today. And yun is yung concealer ng Maybelline and yung Super Stay Matte Ink na Milk Tea ng Maybelline. So, bagong labas tong mga to and gusto ko silang itry. Actually, itong concealer na try ko na as in sobrang ganda. As in, grabe, na-amaze ako dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito naman, hindi ko pa sila natatry. Gusto ko magtry ng bagong shade kasi yung mga shade ko dati is ayan. So, ito lang yung mga meron ako na matte ink kasi ito lang yung mga gusto ko. So, ayoko naman bumili ng mga marami pero hindi ko naman magagamit. Tapos, konti lang naman yung difference ng kulay nila. So, ayan, nakita nyo. So, gusto ko siyang itry and papakita ko sa inyo. Magsimula muna tayo dito sa concealer nila. Ayan, ayan yung itsura. Nagamit ko na ito once and gusto ko lang ipakita sa inyo. Nakalagay dito ay 7 ml and 6 months after opening lang yung lifespan niya. So ako minsan kasi ayokong maglagay ng foundation. Gusto ko lang concealer tapos papatungan ko lang siya ng powder. Kasi ayoko naman lagi nagpa-foundation. So ito, na-discovery ko. Grabe, buti na lang tinry ko siya kasi ang ganda niya talaga. Promise. So papakita ko sa inyo. Ayan. So ganyan yung itsura niya. And ito yung shade niya. Ayan. Yung amoy niya is mild lang yung amoy niya. Tapos, pag binlend mo, ayan, ganyan yung itsura niya. Taktan natin yung mga hindi kaaya-aya sa ating mukha. So, inuna ko munang lagyan yung may mga marks. Ayan. Mas gusto kong gamitin yung kamay ko. Yung daliri ko. Kasi mas maganda yung lapat pag daliri yung ginagamit ko. Tapos, tsaka ko siya i-blend nitong beauty blender. Nakita nyo ba yan, guys? First layer pa lang yan. Tinakpan ko pa lang yung mga acne scars, acne marks. Parang nag-foundation, di ba? Ang ganda, grabe. So, patungan pa natin. Mag-apply pa tayo ng pangalawang layer. Parang ka nag-foundation, di ba? Pero yung totoo, ito yung concealer yung ginamit mo. O, di ba? Ang ganda. Grabe. Na-hide niya yung mga imperfections sa skin. And ang flat ng pagkakalapat niya. Ang ganda. So, pagkagagamitin ko to, hindi na ako maglalagay ng foundation. Talagang ito na yung concealer yung gagamitin ko. Tapos, papatungan ko ng powder. Ayan.
Ayan. So, gagamitin ko itong vice. Ang ganda nito. Nireview ko to. Kung gusto nyo mapanood, lalagay ko yung link sa description. Ganda ng pagkakalapat nitong press powder na to sa skin. Talagang as in, ang flat niya, ganun. Ang smooth, ganun. Dati kasi Maybelline yung mga ginagamit ko. Pero ito yung naging favorite ko ngayon. Kasi ang ganda. O, diba? Para ka nag-foundation, pero nag-concealer ka lang, tapos nag-powder ka lang. Tatapusin ko lang yung look, tapos diretso na tayo sa Superstay Matte Ink na Milk Tea na Edition. So, itry naman natin tong dalawang shade na pinili ko na Milk Tea. Ayan. Itong isa is, ano bang shade to? Fighter. Ito naman is Amazonian. O, pareha silang palaban, di ba? Fighter tsaka Amazonian. So, swatch natin sila. So, mas lighter itong fighter. Yung amoy niya is kagaya din nung dating nirelease na Superstay Matte Ink. Parehas lang sila ng amoy. So, ayan yung shade niya. Tingnan naman natin yung Amazonian. So, ayun. Konti lang yung difference nila. Ayan. So, itong fighter is mas brown. Tapos, ito namang Amazonian is parang parang light brown. Hindi ko alam. Basta ganun, magkatulad sila, magkahawig sila ng shade. So, try muna natin sa lips yung Fighter. Uy, napalampas. Fighter on my lips. Yung mga Maybelline na matte ink, ganito nga lang sila pag yung in-apply mo. Ayun, yung parang medyo nagdidikit sila. May lagkit, alam mo yun, yung yan. Kasi sobrang kapal niya. Sobrang kapal nung consistency. Ang kapal. Kaya, ang tagal niya bago matuyo sa lips mo. Yun. Ito yung favorite ko na shade dun sa nirelease nila dati. Yung una nilang nirelease na ganito. Parang ito yata yung milk tea is parang mostly brownish or mga nude na shade. Ito namang nauna nilang nirelease. Ang daming shade nito. Iba-iba. Try naman natin yung Amazonian sa aking lips. Pero, tanggalin muna natin ito. So, kumuha ko ng wet wipes. Tanggalin natin. Yun. Yun ang problema. Ang hirap tanggalin. Ang hirap tanggalin nito talaga. As in, ito yung mga liquid lipstick na kahit matulog ka, kahit tinanggal mo na siya, kahit naligo ka na, nandyan pa rin sa lips mo. So, ayan yung mangyayari kapag tinatanggal mo yung lipstick sa bibig mo. Ayan, makalat siya, girl. Pasabog, gano'n. Ang hirap.
So, dito naman tayo sa Amazonian na shade. Ang hirap tanggalin ha, grabe tanggalin. Parang magpapasama na yung lips mo pag tatanggal. Dapat meron ka talagang yung mga pang-alis talaga ng mga heavy makeup, ganun, para mabilis maalis. Kasi pag tatanggalin mo siya ng wet wipes, ang tagal, parang hindi niya kaya. Amazonian on my lips. Amazonian. 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 So, ito naman yung Amazonian sa aking lips. Ayan. Parang mas gusto ko itong Amazonian. Medyo lighter siya kaysa dun sa isa. Ayan. Ang ganda, di ba? Grabe guys, sobrang hirap niyang tanggalin. As in, ang hirap, ang tagal bago matanggal. Maganda siguro kung gagamit ka ng mga balm or yung medyo may oil, yung mga pangtanggal ng mga heavy makeup. Ganon, mga waterproof, ganyan, yung mga ganon. Kasi kung wet wipes gagamitin mo, ayan, kanina pa ako nagkukukod, ano talaga yung matanggal mo? Ayan, ang tagal. So, ayan guys, yun lang naman yung mga bagong favorites ko ngayon sa Maybelline. Ayan. So, itong concealer guys, ang ganda nito, di ba? Parang nag-foundation, pero concealer lang and powder. Ayan. Tapos, ito naman bagong lipstick nila. Wala naman silang pinagkaiba nung dating nirelease nila na Super Stay Matte Ink. Ganun din. Iba lang yung mga shade nito. So, ito, sobrang natuwa ako dito. As in, gustong-gusto ko to. Ang ganda niya. Hindi mo na kailangan mag-foundation. Gamitin mo siya ng siya lang mismo sa skin mo. And patungan mo lang siya ng powder. Ayan, okay na. Hindi ko maganda na. Parang ka na din nag-foundation. Pero hindi ka gumamit ng foundation sa face mo. So, ayun, sana nagustuhan nyo guys yung review ko sa mga product na to. And kung nag-enjoy ka pananood, huwag mong kalimutang i-like. And kung di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na! And click mo na din yung bell button para ma-notify ka every time na may bago akong upload. So, ayan guys! Thank you for watching! See you on my next vlog! Bye! That feels good!